Ayun, magandang gabi sa lahat. Ako po si Trixie Los Angeles. Ito ang Luminous. So, let's get right into it. Kasi medyo late tayo nag-start. Pasensya na po. Nagluto pa. Alam niyo naman, ano kailangan pa magluto. Hi kay Yabayaba, kay Palandagansam, kay Ma'am Pilar, Miss Dada, Malakas. Si The Patatas Guy is here. Sino pa ba? Daryl, Golden, House of Gordos, Pamela, June, Jane, AK Cell, M. Lani, Sophie Jose, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi kay Ma'am Gina Ferny. Okay. So the... Hi kay Ma'am Ida, good evening. Kay, watching from Japan, si Palandagan Sam. Okay. Chris Tita is here and so is Rowan. So, the title is How Congress Can Force Their Own Changes in the Constitution. Kasi lumalabas na yung mga atribida at nagsasabi na mali daw si Pangulong Duterte na in saying na maisisingit pa ang the Congress intends, or at least Speaker Romualdez intends to change the form of government through either people's initiative or through the Constituent Assembly. So let's get started. How is that going to happen? Kasi merong mga nagsasabing wala namang pruweba that this is what is they're going to do. Pero all we need to prove is that it is possible. Kasi bakit naman sasabihin sa atin and put everybody on guard para maharangan sa we can be ready sa Supreme Court dun sa kanilang gagawin. Right. So what happens? Alam natin na nag-umpisa sila ng People's Initiative. At dito, medyo hindi maliwanag sa mga kongresista natin kung ano ba talaga ang participation nila dito. Kung sila ba ipasimuno, kung hindi. Doon sa Senate Investigation, nakita po natin na ang intention really was that there are indications, clear indications na involved yung mga kongresista and more than possibly the House Speaker himself. So dito sa pagbabago sa People's Initiative, therefore putting into question whether or not the People's Initiative is appropriately initiated. But ngayon merong resolution of both houses, number 7. So dito sa resolution, ang proposal is babaguhin lamang yung economic provisions. Okay, we get that. Pinasa na po, niratsada talaga ng Kongreso. And now, they're waiting for the Senate. They know there's a possibility na magtatagal sa Senado at hindi yan maipapasa right away. Kung kaya't nagkaroon nga ng People's Initiative para kung hindi man umarangkada ang Senado para mapasa yung economic provisions na ito, yung pagbabago sa economic provisions, ipupursige nila o ipupush nila yung PI. Bakit? Doon sa PI, ang binabago nila is how the houses will vote. Okay? So, and how the Constituent Assembly can be initiated. Okay? Importante yung how it can be initiated. Kung maipasa ang People's Initiative, hindi lang po voting jointly ang maipapasa, kundi kung sino ang pwedeng magpanawag ng Constituent Assembly. Nakalagay doon, upon the call of the House Speaker or the Senate President, or yung word. Kasi dati, pinipresume na kailangan parehong houses, both the House Speaker and the Senate President will call for the Constituent Assembly or will both agree na magkaroon ng Constituent Assembly. Kung mapasa ang People's Initiative, kahit Kongreso lang, kahit si House Speaker lang ang magpanawag sa pagbabago ng saligang batas at para sa pag-convene ng Constituent Assembly, hindi nakakailanganin na magsalita pa ang Senado. So ano ang epekto nito? One, pwedeng si House Speaker lang magpapanawag dun sa pagbabago ng saligang batas at pag-constitute ng Constituent Assembly. And therefore, yung boto ng mga senador ay baliwala na. Therefore,
kung ganito ang mangyari, kahit ang RBH7 nakalagay lang doon ang na economic provisions ang babaguhin, kaya ni nilang i-introduce, dahil kongreso lang eh, kaya din sabihin, during the Constituent Assembly, we move for additional changes to the Constitution. Wala po kasing rule that says you cannot do that. Wala rin po kasing rule that says they will only convene for a specific purpose. So kahit kunwari may resolution ng ganun, pero bumoto yung katawan ng Constituent Assembly, meaning the House plus the Senate, ay bumoto sila at majority ay sumang-ayon sa ibang pagbabago, then there you have it, maaari nang baguhin not just the form of government, but the terms of office, and they can also ensure na yung mga nakaupo ngayon ay siya mismong makikinabang. Okay? So yung mga nagsasabi na yung mga panawagan, whether it is Tatay Digong or myself, na ano, gusto nilang magpa-increase or magpahaba ng kanilang current na termino, ito po ang paraan, one of the ways that they can do it. Okay, without a constituent assembly. Let's say sabihin ng, ano, pumasa na sa Kongreso, RBH7, passed. Babaguhin niyo yung saligang batas. The Senate says, RBH7, passed. Okay. Hindi sila pwedeng gumawa ng batas lang. Hindi nila pwedeng sabihin, eh nagkakasundo naman tayo, baguhin na natin. Ito na lang ang pagbabago. Huwag na tayong mag-convene ng Constituent Assembly, ng Constitutional Convention. Wala. Walang ganon. Walang hindi pwede yon. Ang pagbabago ng saligang batas ay hindi lang pagbabago ng isang batas. Kapag batas, Kongreso says yes, Senate says yes, they will reconcile the different provisions in the drafts and it passes as a law. Pero itong resolution of both houses number 7, kahit sumang-ayon kaagad ang Senado, mababago ba kaagad ang saligang batas? Hindi. Kasi ayon sa saligang batas natin, there are only 3 ways to change the Constitution. You can't do it by law. You can only do it by people's initiative, constituent assembly, and constitutional convention. So, kahit mag-agree yung dalawang chambers, magkakaroon tayo ng constituent assembly. Hindi naman nila tayo pagbibigyan ng constitutional convention kasi baka marinig pa yung boses ng taong bayan, mahirap na. Diba? So, pag nakaupo na dun sa constituent assembly, yan ang sinasabi ni Tatay Digong na pag binuksan mo, pwedeng kahit ano na ipasok nila. Pero anong unang-una nilang pagkakasunduan? Ang pagkakasunduan nila is, number one, how the voting is going to be done. Okay? Or, unang-una, pagkakasunduan muna nila na constituent assembly. Sorry. Number two, pag may plenaryo na dun sa constituent assembly na yon, they have to decide how the voting is going to be done. Hindi kasi nakalagay yan sa saligang batas. And so, maglalaban yung dalawang chambers. Kung may makuhang mga kakampi ang Kongreso doon sa loob ng Senado, then maipapasa ang voting jointly through a resolution by both houses of Congress sitting as a constituent assembly. And therefore, kahit hindi makapasa yung PI na yan, doon nila sa Constituent Assembly, posibleng ipasa yung voting jointly. Okay. Okay. May issue ba tayo sa ating comment section? Hi po. Okay. Wala akong nakikita kahit dito. Sabi ni Hero, sabi sa inyo, Marcos at Dilawa, nagsanib na eh. Sa akin nyo ba sinabi? Ako ba yung sinusumbatan nyo? Sabi ni Alpha, hoping that VP Sara will run for Congress sa 2025 nang maging exciting ang Congress. No. Iba na lang. Andiyan naman si Kompulong. Okay? So yun. Whether may PI o wala, posibleng maipasa nila ang
ibang changes to the Constitution. There's no rule kasi that says na pagka nakaupo na sila sa Constituent Assembly, ay yun lang ang pwede nilang gawin. Yun lang dun sa resolution. Hindi yun batas. Hindi yun nakataga sa bato. Maaari nilang pasukin pa rin ang ibang mga changes dyan. Sabi ni Gemini 25, sabi po ni Attorney Glenn, baka daw mag-rebid ang Smartmatic. Ayan, and remember that you heard it from him first, di ba? So, kaya natin ino-oppose ang Chacha, whether it is by PI or under the guise na economic provisions lang ang babaguhin, no to charter change. Kasi right now, hindi natin mapagkakatiwalaan itong Kongreso led by the current House Speaker na hindi nila pakikialam yung ibang mga provisions sa saligang batas na hindi naman natin hinihinging pagbabago. Kung tutuusin, meron bang popular opinion about the economic provisions? Paano magkakaroon ng ganun? Hindi naman nila in-explain kung bakit kailangan baguhin yung economic provisions. Panaysabi lang sila na, kasi hindi makapasok ang foreign direct investments. Sure, pero how exactly? At nasan yung mga foreign direct investors na sinasabi ninyong mag-i-invest kung sakasakaling baguhin yung saligang batas? So, ayan, sabi ni Rodolfo Reyes, may plan 1, PI, plan 2, Chacha. Kahit ilang plano gawin nila, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kailanman, loobin nawa magliwanag ang mga pag-iisip ng mga nasa gobyerno. Kasi ang tingin ko, yung mga nasa gobyerno, medyo masyado na po silang invested dito sa gobyernong ito, sa administrasyon na ito. I-expect ba natin magbabago? Para kang humihiling ng imposible. Alam ko walang imposible pagdating sa Diyos. Gayunpaman, kailangan merong paraan, di ba? Guys, huwag niyong pansinin yung mga yung mga walang kwentang calls, i-block na lang natin yun. Pag pinansin niyo, baka isipin nila may nakabida pa sila ng konti. Pero susagutin natin yung mga yung mga issues. Pero kung wala namang issues, di rin natin sasagutin yun. Hi kay Ma'am Christine Cui. Hi kay Uncle Chun Chun. He sent roses. Hi Ma'am Amira. Magkakaroon po ba ng plebiscite with Chacha? Meron po. Posibleng meron ng plebiscite. Pero dyan napapasok yung mga concerns ni Attorney Glenn. Remember, wala pa tayong provider. So, di ba? Nag-fail nga yung last bidding. And so the Korean company might negotiate. So we don't really know exactly kung mapapagkatiwalaan natin yung pag-conduct ng plebisito. Tandaan nyo, merong talagang porsigyo na magbago ang lahat. So kahit sabihin niyo hindi, buboto naman tayo sa plebisito. Talaga? So, wala kayo doon nung dinaya si BBM out of the vice presidency. Diba? Misleading ka, Alpha. Sabi niya, ano sa tingin mo ang local office na tatakbuhin ni VP Sara sa 2025? I don't think she will run for local office in 2025. Sabi ni Ma'am Evangeline, ngayon pa nga lang binabalahura na nila. Hindi sila katiwa-tiwala, mga manluloko, mambubutol. Hi kay Ma'am Joy, watching from Japan. Itang says si BBM, hindi niya naririnig ang sigaw ng taong bayan, pero pag si Tatay Digong ang nagsalita, dinig na dinig, abot hanggang Germany. Okay. So,
I think na ano din eh, dapat tinutulungan ng mga nasa mga kawanin ng gobyerno ang ating pangulo sa pagsasagot. Kasi dinig ko sinasagot niya yung ano pasyal issue ni Tatay Digong at sabi niya masyadong masikip daw yung itinerary niya para magkaroon ng pasyal. Pero hindi niya masasabi yon dun sa mga panahon na nasa let's say New York siya. Kasi nung nasa New York, di ba yung favorite vlogger niya ang nagsabi na umattend siya ng Eric Clapton concert. So, medyo may butas pa po yung argumento niya. Sabi ni Christine Kui, we change not with words but through actions. But what do you mean by that? Hindi maliwanag eh. So baka ang sinasabi ni Ma'am Christine in another way is puro kayo salita. Pero saan ba nag-uumpisa ang pagbabago? Diba? Sa puso, sa isip. Paano natin mako-convince ang taong bayan na hilingin itong pagbabago na ito? In accordance dito sa nakikita nating katiwalian. You move the hearts and minds first and the bodies will follow. Sabi ni Buklao Ponce, current administration is not trustworthy. Sabi ni Antonio Panilagaw, wala maaasahan ang mga Pilipino na may gagawin itong mga Marcos sa Romualdez na para sa Pilipino ang gusto nila na manatili sila sa power saka mag-corrupt kasama sa lahat na alipores. Sabi ni Hi kay Ma'am Joni, nakikinig daw siya. Sabi ni Bebang and Popoy, budol po talaga. There was no mention of Chacha during the campaign. Actually, even when he assumed office, sinabi pa nga niya nung tinatanong siya ng mga reporters and something that I had to reiterate during press briefings, ang sabi niya is, that's not a priority right now. No to Chacha po talaga tayo. Sabi ni Happy Fam, si BMMA merong sinasagot ang sinasabi ni FPRD now kasi nga naapektuhan siya. Puro kung ang common Filipino lang, pero kung ang common Filipino yan, gurguro sa social media, gurguro network SMNI. Di ko gets po. Sabi ni Abu, sorry, out of topic. No, I have not found Kenny. May nakita daw siya nakapost na nawawala ang isang Siamese cat sa May QC. Tinag kita. Okay po. Ako, personal account po ba ang tinag ninyo o yung Luminous? Kasi hindi ko makikita kung Luminous ang tinag dahil sa dami nang nagtatag sa amin doon. So it has to be my name. Sabi ni Kalieng, tama yung sinabi ni tatay na gustong gayahin ng admin ni Junior ang ginawa ni Senior. Maniwala na talaga ako sa kanya dahil hindi ako nakinig nung sinabi niyang weak leader at Sabi ni Ma'am Pinay, OFW, it might not be his priority, but it's FL's and MR's priority. Maybe it seems like it. Hi po kay Ma'am Lee, nanonood siya from Israel. Sabi ni Gemini, nakakasuka ang administrasyon mo, PBBM. Good evening kay Nimra. Nanonood si Facebook user from Alcobar. Bakit daw po binenta ang NAIA sa foreign company? Kailan po nangyari yon? Wala pa po. Nagsasuggest pa lang po si DOF Secretary Ralph Recto. Pero expected na natin yon.
Sabi ni Arman, dapat maglagay ng referee sa Malacanang, lagi tinatawagan ng violation si Baby M. Traveling. Okay, sabi ni Amik, don't forget to subscribe, lalong-lalong na dun sa ating YouTube. Follow po sa ating TikTok at saka sa Facebook natin. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Abu, hindi lang po yan kasi page po yun. Ang itatag niyo yung personal account po. So, in addition to which, dun sa ating back to topic, sinabi ng ating Pangulo na ang talagang mahilig magbago ng saligang batas ay surname Marcos. Pero to be fair nga, dito sa ating current na Pangulo, eh hindi niya pakay na baguhin ang saligang batas nang galing yung inisyatibo kay House Speaker. Sabi ni Abby, bakit di na lang kusang bumaba si BBM para makahinga naman ang mga tao sa hirap ng buhay? Sabi ni Bebang, what can you say about a lone bettor na nanalo ng 20 times? Yun po ang sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Pero ang sagot naman ni PCSOGM Melquiades Robles ay wala daw pong isang bettor na nananalo 20 times, nananalo 20 times sa main prize. Meron daw mga nagki-claim dun sa hindi main prize, yung mga smaller prizes. Posible daw po yun, yung 20 times nag-claim. Pero yun ang ginamit niyang term, 20 times nag-claim. Sabi ni Happy Fan, pink na pink talaga itong si Recto, no? Palibasa, di nila ma-resolve ang problema sa NAIA, kaya ibibenta na lang. Napaka-incompetent talaga pati ng gabinete ni BBM. Yan yung solusyon nila, benta. Siyempre, paano makikinabang yung mga oligarkong interesado dyan? Alam niyo kung bakit ang bilis? Kasi yung mga interesadong bumili niya, natalo sa bidding. Totoo yan. Yung mga gusto sa, yung mga iba, kaya sila gustong-gustong mag-bid dyan sa NAIA. Kaya binuksan yan for private operation ay para eventually sila yung bibili at magkakaroon sila ng advantage dahil sila yung nandun. Sabi ni Ma'am Edna, my question is out of topic. I'm to own or I live in a private persons. Ma'am, pinag-usapan po natin yan at opposed din po tayo doon. Suspendido po yung provision na yan. Tinatanong ni Ma'am, concerned siya doon sa mga private persons owning rifles. Well, not necessarily a rifle, but high-powered bangbangs and ano, high-caliber ones. So, nandun po yun kasi sa batas on that. Ang problema, dati panahon ni Presidente Duterte, nakita niya yung possible danger, pinasuspend niya yung execution ng provision na yon. Ngayon, wala na si Tatay, yung current administration, nakikinig yata dun sa mga gun owners. And so, ayan, itinuloy na ng PNP. Sabi ni Alfredo, no to PI, sa evening news ni BBM, nalilito daw siya sa paiba-ibang statement ng PRD. Si BBM, paiba-iba salita, siya ang nalilito, sinundan lang siya ni PRD. O nga eh. Sabi ni Filomeno, ang gobyerno natin ini-stress ang taong bayan araw-araw.
may issue sila, daming problema ng bayan, hindi binibigyan ng solusyon, walang pakialam sa mga mamamayan. Lahat nagtataasan, wala namang ginagawa. Ang solusyon ay ayuda. Good evening kay Danny, kay Alex. Sabi ni Life is Orange, BBM lang malakas. Malakas man loko, malakas magsinungaling, malakas man budol. Sabi ni Neiba, ni Baike, buti na lang pinigilan po ni VP Sara ang mga reliista na magmarcha papuntang Malacanang. Yep. Ay, ano yun? Grabe, nagluluto kasi ako kanina. So medyo ang gulo-gulo ng ano, ng itsura ko. Sabi ni Ma'am Christine, we need Duterte back for peaceful living. We missed the headline. Ano daw ang update kay Pastor Apollo Quiboloy? Di ba may show cause order? Kineme ang Senado. Opo, pero ang House, I understand, is malapit na pong mag-issue ng arrest warrant. Ang Senado kasi napigilan pa ni Senator, ni Senate President Meg Subiri ang pag-issue ng contempt order at arrest. Sabi ni Senate President, wait lang, i-show cause order na lang muna para hindi pa siya ano, ma-arrest. Tapos pag-uusapan daw nila ni Senadora Risa kung ano ang other options. Ngayon, ibang usapan yung House. Yung House, inayos na nila yung detention center at nakakairitang sinabi pa ni ano ni Sec. Jen na ito ginandahan namin para ano, para ano ba yun, maganda yung accommodations, it will be an enjoyable experience daw, tapos accessible daw to family, accessible din daw to the media yung detention center. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin they might allow the media there para tignan-tignan, let's say ma-aresto si pastor, titignan-tignan nila doon sa kulungan, makukunan siya ng picture na nasa kulungan to humiliate him. And remember, there is no crime yet. So, ay nako. Yan po ang update. Next. Sabi ni Gagang Kaneni. O nga, anong nangyari kay Gadon? He's very quiet. Madam naman, miyembro siya, kawani siya ng gobyerno, hindi na po siya private person. And, oh no, nakalimutan kong baguhin yung date dun sa, ano ko sa likod. And as a private, and as a, ano, member of government, as a government official, hindi naman po siya expected na maging opposition o magsalita in opposition. So, huwag niyo naman pong i-expect yun. Dapat nga, umalis muna siya bago siya magsalita. Kung magsasalita siya against the president or against government. Okay. Sabi ni Ino, bakit di po magitna ang Supreme Court? Ito, frequently asked questions. Sa nangyayaring pang-aabuso sa Senado regarding kay Pastor Quiboloy. Sir Ino, ang Korte Suprema hindi maaaring magsalita ng walang kaso. So kailangan may kaso. Hindi po sila magsasalita at gigitna na sila mismo ang mauuna. Kailangan may mag-file ng kaso sa kanila. Sabi ni Ami, natawa ako, sino kaya yung comm specialist ng Pangulo na niliteral talaga ng sagot ang pasyal-pasyal ka lang? Nagpakita pa ng schedule, wala na daw time magpasyal. Oo nga eh, literal. Wala na kasing ibang masasagot. Ang totoo niyan, ang dapat ano eh, pinapakita
kung ano yung epekto ng kanilang usapan. Ngayon, kung yung epekto, yung katulad ng pagpunta niya sa Australia, na halos i-ngud-ngud na sa atin na sumali na tayo sa ano sa US, sa UK at sa Australia sa kanilang pag poprotekta sa Taiwan Strait. Wag na lang. Sabi ni Kalyang, so bakit ayaw ni Gadon umalis kung alam niyang may katiwalian na nangyayari sa gobyerno o nagbubulag-bulagan na rin siya? We don't know. And we don't know if in fact, gumigit na siya at nakikipag-usap siya sa presidente about certain issues. Kasi hindi niya pwedeng ipakita yon. No, sir. Sabi ni Pinoy, di ba po nagsampa, oo, ng kaso ang DOJ tapos tuloy pa din si Hontiveros. Okay, ganito yon. Nag-file ang DOJ pero wala pang jurisdiction yung court. Kapag nag-issue na ng court, tinawag na yung mga parties at humarap na sa kanila, and in a criminal case, kailangan ma-arraign yung akusado, hindi na po pwede yung Senado. So until that happens, wala pa rin pong jurisdiction ang hukuman. Okay? Sabi ni Alfred, tandaan ng admin ni BBM, si Nariza at Tambi, hindi lang former president si PRD, kundi appointed president na totoong president ng totoong boses ng sambayanan. Nasa balikat niya ngayon mga hinanaing at sama ng loob ng sambayanan. Sabi ni Alfie, prayer rally lang ang katapat nila. Kaya huwag tayong titigil laban sa Tambangag Republic. Sabi ni Nebaike, yung mga loyalista sinisisi lagi si FPRD sa kapalpakan ng admin na ito kasi mahirap ipagtanggol si BPM. Okay. So, ay nako. Gusto kong erase yung issue ng mga taong nagsasabing magtulungan na lang tayo. Teka, kailan ba tayo tumigil magtulungan? Hindi ba't paraan ng pagtutulong yung ating pagka-criticize sa ating gobyerno nang sa gayon, yung hindi nakikita ng gobyerno na kanilang pagkakamali na ipo-point out natin. So, yan po talaga ang pakay ng Article 3 sa ating saligang batas na nagsasabing may kalayaan tayo magsalita at magpahayag. Yung kalayaan na yon maaaring gamitin ng gobyerno para tignan kung saan po sila napapariwara o nagkakamali dahil ipo-point out ito ng taong bayan. So, tulungan po ito. Itong pagka-criticize namin, pagko-call out and so on, ito po ay tulong. Tulong na baguhin ng gobyerno yung mga mali ng ginagawa nila. Sabi ni Leonardo Calianta, sa lahat ng nangyari sa current admin with Congress suspected of manipulating the Constitution, does the Chief Presidential Legal Counsel po, Counsel, COUNSEL, has any concern about this? It would be interesting to know what his opinion would be. Medyo mahina eh. Sabi ni Angelica, hindi naman si BBM ang nagpapalakad ng bansang Pilipinas. Sa itsura ni Lisa, matigas siya. Kaya kung hindi pupwersahin na paalisin siya, walang mangyayari. Sabi ni Plo, yung pagbabayad ng tax, tulong na yan, di ba? Sabi ni Keep Going King, the narrative na gusto nila is sisihin si FPRD for being the opposition that causes divisiveness.
Eh, sino may sabing that, ano, be, we have to be united all the time? Kaya nga po may kalayaan magsalita at magpayag, mayroon po tayong karapatan to call out government. Sabi ni Mon, di man lang daw tumanaw ng utang na loob si BBN sa SMNI at Kibuloy. Noong time na iniiwasan niya, siya, niya media na magtatanong sa kanya sa educational background niya kung magsusorry ba siya sa mga martial law victims, platforma ng ibang kandidato sa presidente. SMNI lang nagbigay sa kanya ng platform para maganda imahe niya sa pagsagot, etc. Yusi po, inantok na naman ako kasi kulang pa ako sa tulog. Okay. So, teka, maniningil ako. Nasaan yung homework ninyo? hindi naman seryoso ha. Pero kahapon pinag-usapan natin ang cultural heritage. Dahil ito ay naging bahagi ng talumpati ng ating dating Pangulo doon sa Diwasang Bonifacio. At sinabi niya, huwag niyong susugurin. Kung susugurin yung Malacanang, huwag, oh, thank you kay Magnifico. Huwag niyo namang sirain o kunin yung mga gamit doon sa loob dahil marami dyan ano, national treasures. So, thank you kay Magnifico. So, napag-usapan tuloy natin kung ano yung mga yon, ano ang national cultural treasure, at ano po ang cultural heritage, at ano ang mga protected sites. So, dagdag ko rin lang po. Yesterday, hindi ko nabanggit na tama nga pala na listed na ang Chocolate Hills sa Natural Monuments ng ano of the World ng UNESCO. And therefore, dapat may protection siya. Kapag may deklaradong site na ganun, may mga rules yan. Una, kailangan specific kung ano ang coverage ng area. Tapos nun, may padagdag pa. Kailangan mayroong tinatawag na buffer zone. Itong area na to ay makakaapekto sa itsura at sa integridad ng site. So yung mga area sinasabi nila, hindi yan part ng ano ng Chocolate Hills, or hindi pwede naman yang private ownership and so on. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi sumusunod dun sa mga patakaran ng UNESCO at baka madilis tayo. So kailangan umandar ang gobyerno para tanggalin yung mga non-conforming structures. Okay. Sasagutin ko lang itong isang nagtutrol dun sa isang mga sa mga nagpo-post sa TikTok. Sabi ni ABM Shop, Mami Belle, as if naman bago lang yung kaso ni Kibuloy eh nyo eh si Tatay Digong nyo pa lang. Sabi ni Mami niya, hindi pa presidente si PBBM, may kaso na si Kibuloy, kaya wag mong isisi kay PBBM yung kaso. Mali po kayo dyan, ABM Shop. Okay? Totoo, nagkaroon ng kaso si Pastor Kibuloy noon. Pero na-dismiss na po ito. Ang ginawa ng DOJ ay binuhay yung kaso at ni-refile. Maaari lang gawin yon kung may bagong ebidensya. So either way po, may pagbibintang nyo dito sa bagong administrasyon, sa administrasyon ni BBM. Kasi tapos na po yung kaso na yon, pero on its own, the DOJ, binuhay po nila yung kaso. At wala silang sinasabing may bagong ebidensya. Kaya wag po kayong magpakalat ng fake news. Ang sinasabi ninyo, matagal na may kaso si Pastor. Sure, totoo, may natagal na may kaso. Pero matagal na rin pong dismissed yung mga kaso na yan. So yes, we can call out this administration. Dahil napakalaking coincidence naman na nagkasabay-sabay. Congressional hearing sa prangkisa ng SMNI. Pinakulong yung mga hosts. Ginigipit sila. Hindi sila makasalita o makapag-explain na maayos. Bukod pa dyan, ayan pa, what a coincidence. Binuhay yung mga kaso ni Pastor Kibuloy. In addition to which, nagkaroon ng kaso sa MTRCB at saka sa NTC. Diba?
yun ang kino-call out natin dito. Napakalaking coincidence naman na sabay-sabay itong mga to, including yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy at pagpapataw sa kanya ng contempt charges. Napakawala sa sa hulog ng mga ito. So yes, we can actually blame this administration for that. Huwag pong fake news. Binuhay nila yung mga kaso na yan. Sabi ni Chester, good evening, we love and support you. Boljakini po mga makikitid at mga bayarang trolls ni Lisa Smugs. Taranta lang po sila talaga dahil bistadong kawalang hiyaan nila. O, sabi ni Arlo, parang parmali lang kasi malapit na eleksyon. Totoo yan. Pero katulad nung sa farmally case, kailangan may due process dito. Nag-find na sila in contempt, wala pang ang hearing. At hindi pa man lang nila tinake into consideration na pinuno si Pastor Kibuloy ng kanyang kongregasyon at ng kanilang relihiyon. Sorry, naantok pa rin ako. Kulang tulog. Ito si Kalieng. Sabi niya, the town of Tayug got its unique name from the Ilocano word Layug, as there was once a towering Bacayao. Ano po yung Bacayao? At the center of the tree. The town. Ito si tree. The tree was so tall and imposing that the locals started to call it that. Okay. So, ang heritage is the name. Pwede. Sabi ni Kalyang, yan daw sagot niya sa assignment. O, sa TikTok, meron bang mga sumagot ng homework? Si Newton Star, tinatanong, ano yung update sa protest niya sa map of the Philippines sa Luneta? Hindi po ako yung complainant doon. Ang nagpuna po niyan ay pinsan ng ating Pangulo, si Eliza Romualdez. Sabi ni Aya, sa sinabi ni PBBM na paiba-iba ang sinasabi ni FPRD ay halatang umikot na tumbong niya. Sabi ni Mon, paniwalang paniwala daw yung mga loyalista doon sa kaso laban kay Pastor Kibuloy. Well, unfortunately, kahit maniwala kayo o hindi, wala po kayong basihan dahil kailangan po hukuman ang magsabi ng guilt or innocence. Sunken church po sa Pampanga. Ano to yung nilahar? Paano siya naging heritage? Well, sa bagay, it marks a historic event. Pwede. Sabi ni Alfredo, di ba ang arbitral ruling at UNCLOS ay hindi pabor sa China at Philippines? Totoo po yun. Ang WPS or SCS had decided ang area ay common fishing grounds. Merong part doon na sinabing, hindi lahat. May portion doon. Sabi, baka nag-aastang atin ang Scarborough Shoal. Sa totoo lang, US at NATO maingay, bakit mga ASEAN kapitbahay natin? Okay, sir, magulo na yung tanong nyo. Arbitral ruling. Meron kasing Senate bill, final ngayon, di ko alam kung sino author. Gusto nila ay isabatas yung arbitral ruling. Ang problema sa pagsasabatas na ito, hindi kinikilala ng arbitral ruling yung claim natin sa Kalayaan Island Group. At ang claim natin kasi, ang KIG ay teritoryo natin, pwede naman kasi talagang capable of sustaining human life. Pero sabi natin, ang claim natin, ang KIG ay may sariling EEZ. Okay, may sariling territorial waters, may sariling EEZ. Hindi yun sinang-ayunan doon sa arbitral ruling. Okay? So, mababawasan tayo hindi lang ng territory, pero ng EEZ claim natin o ibang mga claims natin
ay mawawala kung isa sa batas natin yung arbitral ruling. Ito yung problema, marami pa talaga ang hindi nagbabasa nito. Sabi ni Chester, si BBM halatang affected sa mga sinabi ni tatay kasi sa interview niya pinakita pa niya yung schedule niya. Sabi niya, san daw yung parte na pasyal? He's so defensive, he could have said, I'm busy. And he could have said na ano, alam niyo, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ano yan eh, rhetorical yun eh, yung pasyal. Kasi kahit sabihin pa natin mga state and working visits yan, kung hindi nakikita o nararamdaman o dahil hindi nga ini-explain ang mga purpose at saka effects ng mga pagbibisita na yon, ay i-consider na pasyal yun. Alam mo, Antonio, dun sa homework, hindi mo pwedeng basta sabihin cultural heritage siya, panahon pa siya ng Espanyol. Wala ka man lang inalam tungkol doon. Who built it? Was it Augustinian? Was it a Jesuit church? Is it, ano, has it always been secular? Which I doubt because the churches were primarily built by the orders. Ano yung significant doon sa kanyang paggawa? Baka naman sinasabi natin na ginawa siya panahon ng Kastila, pero ni bakas ng original na simbahan, hindi na po nakikita. Sabi ni Amik, di ba? Oo, maraming ang... Di ba? Kaka-explain ko lang po. Okay. Sabi ni Orange Miming 41, alala ko tuloy yung depensa ni Cory noon na di daw siya nagtago sa ilalim ng kama. Pinakita pa talaga yung kama niya na di daw siya kakasya ang tao sa ilalim. Oo, yung kumbaga, girl, kinarir mo naman. Okay. Sabi ni Jay, pag nanalo kayong senador, magpatawag kayo ng investigasyon sa fund na ginamit ni Risa. Yung unang absent pa lang sa hearing contempt agad. Oo nga eh. Okay. So, kung wala na pong ibang katanungan, maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Sabi ni mga Goy, kaya pala hindi nag-ayuda ang PCSO sa Davao flood, na fired out pala itong Melro during the Duterte term. Fired out? As what? LRT administrator. Kasi syempre, may bagong appointee. Appointee po kasi siya, pero panahon ni Gloria. Hindi ko alam. Well, sabi niya, the way I understand it, the arbitral ruling is not about territorial jurisdiction. Wala naman akong sinabing it's about territorial jurisdiction. Pero ang claim natin, because we claim the Kalayaan Island Group, that the KIG generates its own EEZ. So yes, it is about a marital ruling. Hindi po pinansin yun. We continue to take the stand that the KIG has its own EEZ. Hindi natin gini-give up yung claim na yun, but the arbitral ruling dismisses that.
Kaya wag po kayo kasi magre-rely sa the way I understand it. Basahin nyo kasi. So, sasabihin nyo na naman, bakit ka nagagalit? Kasi po ulit-ulit nga po ako. Ako nga yung nagsasabing hindi po territorial. Ang sinasabi ko, kung nakikinig po kayo, ay yung claim natin dun sa EEZ generated by the KIG. Ito, sabi ni Ricardo, Minalungaw National Park is a protected park located at General Tino, Nueva Ecija. Why? Why? Ano yung reason kung bakit protected siya? Alamin niyo po. Sabi ni Bio Bio, bilang legal administrator ng SMNI, may possibility bang ipatawag si President Duterte ng kamara para sumagot ng sa SMNI issue? No, because the issue raised in the Senate isn't about their property. Sabi ni Eddie, maganda ka pong lagi sa araw-araw. Believe pa rin ako sa idea ni Tatay Digong about WPS na mag-share-share sa pangingisda ang China at Pinoy. Imposible masukat ang tubig para magparte-parte. Well, actually, part of the arbitral ruling says that. Kasi, yun nga, dinesignate siya as traditional fishing grounds. Sabi ni Concordia, di po ba heritage site din ang Banawe Rice Terraces? Ma'am, World Heritage Site po ang Rice Terraces of the Philippine Cordilleras. So, apat po na probinsya yon naka-inscribe sa World Heritage Committee. Ngayon, sabi niya, instead of rice, mga bahay na ang nakatanim. Iba kasi rin eh, mahirap i-administer eh. Kasi paano natin pipilitin yung mga taga ron na magtanim kung para sa kanila hindi na economically viable. So, kailangan talaga maraming usapan yan. Paano natin sasabihin dun sa mga taong walang kakayahan na, uy, kailangan tuloy-tuloy yung pagsasakan ninyo yan. Sabi ni Candy, ngayon lang po ako na-enlighten kung bakit tumaas ang force ng mga NPA during Marcos's time. Copy na copy ang mga pangyayari ngayon, marami ang nakakaranas sa injustice, gutom at corruption. Okay. Parang ng ano eh, di ba? Anong kasabihan? History repeats itself. First as tragedy, next second as farce. Be the truth. Can the military arrest these corrupt congressmen in case they need po to take over? Actually, if they take over, then yes, they can, assuming that we recognize the authority. So if the military takes over, which I doubt that they ever will, this is hypothetical, if they take over and set up a government, tayo yung magra-ratify ng government na yun. Kikilalanin natin. Pag kinilala natin, edi yun, maaari na nilang gawin yung mga yun. Okay. Sabi ni Jay, sana tumakbo din si Pastor na senador para pag nanalo siya, gawin niya yung nangyari sa kay Senadora. Ano na? Gawin niya yung nagyari
Hindi ko gets. Sabi ni Jamie, as politikong inuuod na sa tagal sa Senado, si Senator Risa walang ginawa kundi pagandahin ang mukha niya. Uy, grabe kayo. Gamit ang pera ng mga senior citizens sa PhilHealth. I don't think that has been proven. Sabi ni Jace, ay, nabasa ko na pala. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumabay-bay sa live natin ngayon. Lalong-lalo na yung mga polls na nagpataas ng engagements at saka views dito sa ating TikTok. Weird eh, kasi suddenly dinadumog tayo ng mga trolls dyan eh. So maraming salamat din sa lahat ng nagpadala sa atin, mga roses dun sa TikTok, sa mga gifts, mga coffee, hearts, and so on. Thank you very much. Sabi nga ni Mami Bell, ang dami nga nila, hayaan nyo, tumataas po yung engagement natin kapag andyan sila. Tapos after that, i-mute naman natin eh. Sabi ni Pederino, akala ko sa pelikula lang nangyayari ang ganap sa Pilipinas. Okay. So ngayon, napaka-nega. Hindi ko rin binabasa yung mga super nega ng mga comments. Nakala mo talaga katapusan na ng lahat. Yung tapos walang faith in the system. Of course, wala tayong faith sa administrasyon, pero siguro naman sa sistema kaya. Hi kay Ma'am Flavi, miss ko kayo. Sabi ni Jamie, yung tatakbo si Pastol sa next election for senator or congressman or party list, sure win yan. Bakit? Consider nyo din na vice president. Ganon. Pang lang, gusto kong sinasabi yung mga ganyan kasi may natatakot eh. May kinakabahan. Okay. So, oo nga eh, sabi ni Roger SD, nega comment tapos walang fez. I like that. Okay ha, homework, konti lang po ang nagsabi na alam nila kung ano ang mga prominent or ang anong pwede nilang iname na heritage site or heritage property in their province. Now, tama yung isa dito, sinabi niya heritage property yung pangalan. Correct, knowledge yan eh. Meron pa, ano yung mga heritage? Hindi lang po mga lugar, hindi lang po yan mga places na or buildings or houses. But this also includes things like knowledge systems, mga customs. It means also yung mga pagkain ng inyong lugar. Pero syempre, historical sites din dapat alam natin sa sarili nating lugar. Huwag po tayo magiging estranghero sa sariling bayan at lalong-lalo na sa sariling lugar na tinitirahan. Okay? Kaya tayo nabibigla na mayroon na palang na construct na resort doon sa Chocolate Hills kasi nalilingat tayo sa sarili nating bayan. Hindi natin tinitignan na maigi at hindi natin sinusubaybayan. Suddenly, kung kailan nawawala na o nasisira na, doon na lang natin papansinin. Okay? So sa susunod, bukas, magtatanong na naman tayo. Okay, sabi ni Pami, di naman talaga sa Chocolate Hills yun. Ma'am Pam, or Pami, mali po kayo. Dahil inscribed site yan ng UNESCO, nire-require lahat ng mga sites na yun, not just to have a site itself, but to create a buffer zone. Ngayon, kung hindi ginagawa ng ating gobyerno yung buffer zone na yan, then may mananagot, number one. Number two, kung mali po yung delineation ng Chocolate Hills, masyadong maliit or masyadong hindi niya in-include yung mga surrounding areas para maprotektahan yan, pwede pa rin naman baguhin at habulin ang ating gobyerno. Ngayon, kung may mga nakatayo dyan dahil mistakenly kinlasify yan as private land, pwedeng i-reacquire ng gobyerno yung mga lupa at sirain yung mga resort na yan. So tignan natin ngayon kung kakayanin ng administrasyon na ito yung political will to do that.
sana hindi nakakalimutan ng ating Pangulo na yung ina niya ay isa sa foremost protector at saka ng cultural heritage dito sa Pilipinas, at tatay niya ay tumulong na maipasa ang 1968 law that first recognized the protection of cultural heritage in this country. Sabi ni Pami, OIC, kasi ibang bayan na po siya. Actually, madam, meron po doon sa inscription, tatlong bayan po ang in-include doon. So yes, kasama po siya. And even if hindi siya kasama, dapat i-include siya sa buffer zone. Okay? So, maraming salamat. Pero maganda yung tanong nyo, madam. So, para maano, eminent domain po, Roger SD, hindi imminent. E-E-M. Eminent. 1M lang po. Sabi ni Ma'am Pami, yes, kasi ang lawak po talaga niya, taga dito kami. Maganda po. Alam niyo, sa totoo lang, madam, kung if there was another place I wanted to live aside from Davao, it would be Bohol. Ang ganda-ganda din po ng lugar niyo. And it's not just the chocolate hills. Ang ganda ng mga simbahan ninyo. Nung in-earthquake po kayo dyan, andyan po ako at tinulungan ko po yung mga simbahan na ma-restore or ma-rehabilitate. Thank you kay Candy at kay Kuto Baby. Naku. Sabi ni Madam Pami, ang mahal lang nga daw sa kanila. Oo, paubos na po talaga yung lupa dyan. Pero I would really love to. I always was there nung nasa NCCA ako. Kasi ang dami naming dineclare na cultural heritage property dyan. So, sa bawat bayan, guys, paalala ko lang, ang Bohol kasi ang daming, ang laki ng concentration ng cultural heritage dahil na-conserve nila yung kanilang mga simbahan at iba-ibang period po ang kanilang mga cultural heritage. Halimbawa, may mga simbahan kayo na yung iba built in the American colonial period na, pero maganda pa rin. Hindi siya as old, it isn't 200 years old, pero maganda. So yun po ang maganda sa ano. Bohol is one of the most amazing places you can visit in the country. And that's partly because of their natural heritage as well as the conserved built heritage. Sabi ni Sunny, Baclayon lang alam nyo. Naku, sir, punta. Punta kasi. Huwag maging dayuhan. Sabi ni Ma'am Pami, yes, kahit after the earthquake, totoo yan. Ang ganda pa rin ng Bohol. Earthquake or no earthquake. Okay? So, medyo na-highlight natin ng Bohol ngayong araw na ito. Bukas, ano kaya? Good night kay Glenn. At saka kay Ma'am Concordia. Maraming salamat. Oo, historical din, ang Bohol Blood Compact, tama naman din po. Okay, maraming salamat everybody. Sabi ni Ma'am Christine, Cebu naman. Naku, Cebu ang dami-dami. And in fairness kay Governor Gwen, talagang sinugod niya, or sinugod, pinursigi niya ang conservation dyan sa Cebu. Hindi talaga natin mapagkakaila. Cebu does owe her a debt of gratitude sa pag-conserve dyan sa Cebu. Yun nga lang, politically, hindi siya ganun kapopular ngayon. But anyway, para sa atin, pag may nagawa kang mabuti, i-highlight pa rin natin. Diba? At pag may hindi nagawa, di daw ako maka-end, sabi ni Ma'am Pani. O sige, maraming salamat. Totoong-totoo na. Tulog na po tayo kasi buti hindi ako inabot ng ubo ngayon. So I need to get more sleep para mawala na ng buong-buo yung ating ubo. So thank you very much and thank you for the reminder. Ingat-ingat ang lahat. Please take care of yourselves. Kailangan po kayo ng ating bayan. And katulad ng sinasabi nga pala ni VP Inday, mahalin natin ang Pilipinas. At isang paraan para mahalin ang Pilipinas, kilalanin po natin ang ating bayan. Para lang sa ganon, madali siyang mahalin. Okay, good night, everybody!